Ang munting tulay na ito ang siyang nagsisilbing tawiran mula sa siyudad ng Mexico dito sa lalawigan ng Pampanga patungo sa maliit na komunidad dito sa barangay Balas. Ito rin ang nagsilbing daan upang ang grupo ni Brother Amado ay maipaabot ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Habang pilit itinataguyod ni Brother Amado ang pangangailangan ng kanyang pamilya, ay kanya ding ipinagmamalasakit ang gawain ng Panginoon. At dito sa Barangay Balas, pinili niyang tugunan ang pangangailangan ng mga tao upang maparamdam sa kanila ang pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Ako si Pastor Alex Ceramia. At samahan niyo akong saksihan ang istorya ng pag-abot nila Brother Amado dito sa lugar ng Barangay Balas. Ako po si Brother Amado Espino and 50 years old na po. And ang aking pong pinagkabalahan ngayon ay meron po akong maliit na taniman ng mga gulayan. Nagpa-farm din at the same time pagka mga pagka nag-ano din ako yung sa construction, nagwe-welder din ako. Halos lahat alam ko naman yung trabaho, kumbaga mga extra lang ngayon. Kasi dati po meron po akong trabaho na regular. Maganda yung trabaho ko dati. Kaya lang, dahil siguro na pag-isip-isip ko na matanda na ako at parang wala pa akong nagagawa sa buhay, sa ministry. So, malapit na pagdating ng Panginoon. So, nag-decide ako na mag-ministry, gawin yung ministry. Kaya nag-decide po ako na mag-resign sa aking trabaho para yung, baga, naging pangarap ko rin yung, kahit hindi ako pastor o ano, nangarap din ako na makapagbigay, makapagpahayag na salita ng Panginoon sa ating mga kapwa. So, ito, nung nag-resign ako, pinili namin tong makapag-ministry sa lugar na to. And napili namin tong lugar na to talagang unang-una ay hindi basta-basta naabot itong lugar na to kasi medyo sulok. And then tsaka nakikita naman nakita namin na yung lugar na to ay pwedeng sabihin natin na hindi pa masyado talagang naabot ng iba. So, dito namin pinili at tinitingnan namin yung kung ano yung mga pangunahing mga pangangailangan, nagpagkaibigan muna kami, nagkapagano kami, pagkilala kami. So, maganda naman at ang mga tao dito talagang mababait naman sila. So, ang lugar pong ito ay isa po silang community, alas magkakamag-anak sila. So, ngayon po ay kami po ay nagpapatuloy sa aming ministry dito. Meron kami pong regular na gatherings every Sabbath. And then pagka may mga free time ng regular day, pinapasyalan din po namin sa pagpapala ng Panginoon. And ay meron na po kaming mga member dito na nabinyagan na sa 12 na. Ako po si Sister Rose Espino, ang
May bahay po ni Brother Amado. Dito po kapag nag-gathering po kami rito, masaya po, lalo na yung mga kababaihan na sila yung lahat po dito, sila Marie, sila ano, masaya po kaming nakikinig sa salita ng Diyos. At kung luluobin po, sana po kung may ano kagustuhan ng Panginoon na balak po ang mga women's na sana yung pangkabuhayan para sa mga misis ganyan. Yun po sana po ang gustong naming panukala para sa kahit na may mga sa bahay lang sila, meron silang pagkakambala. So ako po si Brother Alvin at yung anak ko po si Thea at yung asawa ko si Sister Mariel. And 2 months na po ako simula nung nabinyagan po ako dito sa Adventist sa Mexico po. And then sa ngayon po nagtatrabaho po ako bilang isang crew sa gasolinahan at bilang padre de familia na nagsusumika po para sa aking pamilya. And nahikayat po ako nila Brother Amado simula po nung pumupunta po sila dito at nagtuturo ng mga salita ng ating Panginoon. So, noong una po, yung asawa ko, yung nagpabinyag dahil sa napagtanto niya na talagang maganda po yung religion na to. So, simula na nahikayat din po ako ng asawa ko at na-appreciate ko talaga na ito po talaga yung tama. Nagawin namin na mapabilang dito sapagkat sumusunod talaga sa lahat ng mga pinag-uutos na ating Panginoon na naayon po sa Biblia. Ako po si Sister Mariel Sariola po. Mailang buwan lang po nang nabilang po ako dito sa Adventist. Noong time na po na yun, doon ko po napatunayan na kailangan ko pong mapalapit sa Panginoon. Na kailangan ko po siya sa buhay ko at ngayon po ay pinagpapatuloy po namin ang aking asawa na magmapalapit palalo sa Panginoon. So dahil po doon simula po nung napabilang po kami dito sa bilang isang Adventist na rin, sobrang saya po dahil sa sobrang mas na-feel po namin na mas masaya ang buhay kapag ganito, na malapit kami sa Panginoon, na lagi namin naririnig yung salita ng Panginoon. Sobra po kami nagpapasalamat kila Brother Amado sa grupo nila na sila po yung naka-assign dito para ayan, magbigay at magturo ng salita ng Panginoon. So sobra po kami nagpapasalamat sa kanila dahil po sa kanila kaya kami narito ngayon at masaya po kami na naririnig namin at nasa puso namin ang Panginoon. Ako po si Arlene Arozal, taga Mexico, Pampanga. 24 years old ngayong taon. At nagbabantay lang po ako ng mga pamangkin ko, tsaka ng anak ko po. Nakilala ko po si Brother Amado nung nanghingi po ng prayer yung mama ni Merel. Tapos, nakikinig lang po ako sa kwarto about sa Bible na binabasa niya po. And then, parang may kumakatok po sa akin na pakinggan mo, isipin mo mabuti kung ano yung mensahe para sa verse na yon na kailangan mong pag-aralan, matutunan, ganun. Tapos po, buntis po kasi ako nun sa pangalawa ko. Tapos, nung sunod po na balik nila, yun po yung nakasilip na po ako na tinignan ko na po yung kung paano po sila mag-worship po. Tapos, sabi ko po, kapag po bumalik po sila sa pangatlong pagkakataon, sasama na po ako. Then, nung ilang days lang po, bumalik po sila. Tapos, yun po, sumama na po ako. Tapos, after 1 week, nagtanong po sila kung sino pong gustong magpabinyag. Yung
walang sapilitan daw po. Yung willing talaga. Tapos, pinag-isipan ko po ng isang linggo. Sabi ko, bakit nga ba ako sasama? Sabi ko, bakit ako magpapabinyag kung hindi ko naman alam kung sure ako? Tapos, nung araw na po na magbibigay na po sila ng form, nag-decide ako na, sige, go. Panindigan ko na to. May pagbabagong kumakatok sa akin, sabi ko. So, sa aming pong pagpapatuloy po ng ministry namin, yung una pong pasok namin talagang tiningnan namin kung ano yung unang-unang nagiging pangangailangan ng tao dito, no? So nakita namin kasi nung pumasok kami dito, napansin namin na yung mga babae nagigib malayo, balde. So meron nga dito na ang unang-una kong napansin ay babae siya tapos may goiter. Nagigib siya, ang layo ng pinagigiban niya. So, yun ang naunang pumasok sa isipan namin na magpo-provide tayo ng isang source ng water nila, na pagkukunan ng water nila, katulad po nitong itong poso na ito'y naipatayo natin sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng ibang mga kaibigan natin, mga kapatid. Ito po ay nakapag-provide po tayo ng poso sa kanila. At ito po ay napakalaking ginhawa sa kanila. So, isa pa po sa nakikita naming pinakamalaking pangangailangan nila dito, kung nakita po ninyo yung dinadaanan nilang tulay. Kasi talagang dito po, pagka halimbawa kung hindi ka naman talaga taga rito at hindi ka sanay, talagang malalaglag ka. No, isang pagkakamali lang ng paghakbang, talagang nalalaglag ka. So ito yung nakikita natin na sana lulobi ng Panginoon, makapag po tayo ng pondo. Ito yung pinaplano namin na gustong ipagawa. Ang pagtulong sa pangangailangan ng isang mahirap na komunidad dito sa Mexico, Pampanga, ang siyang naging tulay nila Brother Amado at ng kanyang mga kasama upang maipakita at maipadama ang pagmamalasakit at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus din mismo ang nagwika at nagsabi na kung ano ang ginagawa mo sa maliliit na tao na ito, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Ikaw rin ay maaaring tinatawagan ng ating Panginoong Diyos upang mula sa iyong pagpapala ay tugunan ang pangangailangan ng mahihirap na komunidad sa iyong lugar. Tatanggapin mo ba ang hamon at sasabihin, I will go! 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 I will go.